Buongiorno. This is the biggest market in the whole Firenze. Mga supermarkets at saka yung mga suppliers, dito rin kumukuha. Dito talaga yung bagsakan ng mga fruits and vegetables. Shout out sa family ko sa Pilipinas. So, ingat kayo, God bless. Siya yung Mami Pinti ng Florence. Dito talaga, ang trabaho eh nagsisimula ng alas 12 ng madaling araw. Oo. 1991. Eh mga ito yung institusyon na dito sa Italy. Uno, due, tre! Good evening po sa inyo. Pasok ngayon sa trabaho. Time check. 11:45 PM. Distance sa bahay papuntang trabaho. Let's say 500-400 meters. So, yung relax na lakad siguro, kahit mga maximum of 15 minutes. Yan. Yan situation ngayon. Hindi naman lockdown. Yellow kami. Yellow dito sa Florence. Pero tignan nyo talagang walang sasakyan. Tahimik. Kung may mga makita kang sasakyan eh, sigurado mga galing ng trabaho o papasok pa lang sa trabaho. Pero hindi na katulad ng dati na kuntong oras, sobrang daming sasakyan talagang. Punta ng mga party, mga bar, kakain, punta sa sentro, talagang maraming sasakyan. Tsaka pagkantong oras eh, marami na rin mga prostitutes makikita mo dito sa kalye. Ngayon talaga totally wala. Thank you so much mga kapuso kung nagustuhan nyo po. Medyo umaambon din ngayon. Siguro mga 2-3 degrees ang temperature. Mercato Ortofrutticoli. Ortofrutticolo. Diyan po ako nagkatrabaho. Tayo sa Tetoya, parang receiving ng truck. Diyan ang mga truck. Ito muna pupunta yung truck, tapos didiskarga sila. Diyan, kita nyo yung ilaw dyan. Pasok yan po yung galeria, kung tawagin. Andiyan ang mga stall. Diyan mga didiskarga. Orange, puro orange kasi season ngayon ang mga orange. Diyan na! Tatas, carrots. Artichokes.
Balita. Aga mo. Eh, diyan na ako nagkatrabaho. Kita na lang mo tayo mamaya. Work, work muna. Ciao. Yan ngayon yung sitwasyon. Medyo magulo pa. Tapos, iaayos ko pa to. Iaayos ko pa. Kasi, ganyan, ang dami niyan. Mga ibababa, iaayos ko pa to. Para pagdating ng kliyente. Kailangan bago dumating kliyente, nakaayos na. Ito yung sitwasyon ngayon dito. Wala pong mga clients kasi may oras sila ng pasok eh. May oras sila ng pasok. Mga parang mga alas 2 ata o 1:30 sila papasok. Mga past 1 pa lang. Yan. Ayan, yung makulit na Pilipino. Ayan o. Okay na. Tapos na ako magbangko. Strawberry. Yan, yan. Ito na yung bangko ko. Ayos na. Pwede na pag dumating yung mga clients. Pwede na magtinda. Yan. Shout out naman dyan. Shout out naman dyan. Shout out sa family ko sa Pilipinas. So, ingat kayo, God bless. Subscribe kayo kay Choy and Encarno. Wow. Tataas sa'yo. Mozzarella. Inutusan ako ni Nicole ang bumili mozzarella niya. Ito, kunin ko. Nandito ako sa ibang stall. Sama ng panahon, ulan ng ulan. Sibuyas. Arancha. Wala ito. Ay, bisog Carmen eh. Eko la Carmen. Allora non c'è per Nicola oggi? Ito lang. Cavolfiore. Sedano. Finocchi. Peperoni. Peperoni. Melanzane tonde. Melanzane viola. Zucchini tonde. Suka, suka, costoluto, datterino, pomodoro, carrots, zucchini, lattuga, insalata misto, candonga, anio, cocomero, olives, mela, pimentini, misto, asparagi, piccanti, piccanti, clementini, clementini, ananas, melone gialli, artichokes, artichokes. One eternity later.
pupuntahan ko yung asawa ko kasi dito siya nagtatrabaho. Tatry ko, hindi ko alam kung makapag-vlog ako. Oh, pwede makapag-vlog ako pero siya hindi siya makapag-trabaho dahil nandito ako. Tatabi muna ako. Hanap ako mga Pilipino dito. Maraming mga Pilipino dito eh. Ciao! Buongiorno! Pilipino kayo! Sali kayo sa vlog ko. Pilipino! Wow! Pilipino kayo lahat? Hindi naman. Alam ni Ena na pupunta ka na? Hindi pa niya alam. Pupunta dito? Pilipino kayo? Pilipino kayo? Matagal ka na sa Italy? Nakapasok na dito. Pupuntahan ko si Enan. Mag-de-date kayo? Hindi, magbablog ako dito sa loob ng Mercato. Sige na, punta ako doon. Nasa school. Nasa school lahat? Oo. Paano lang ng konti? Ciao na! Dito nagtatrabaho yung asawa ko, si Enan. As you can see, oh, bagsakan siya ng prutas at saka mga gulay, kung saan yung mga supermarket o kaya maliliit na mga stores dito bumibili sa kanila. May malaking supermarket din silang client. Tapos yung mga may mga fruits at saka vegetable stand, sila din ang nagsusupply. Ang dami nilang roba. Tinanong ako kung gusto ko daw mag-uwi. Bigat kaya. Paisa-isa lang. Paisa-isang kilo lang uwi kasi mabigat. Ang dami nilang kinds ng mga orange, clementini. Ayan. Para mga pongka. Pero mga ibang type yan. Puro oranges. Ayan. Depende sa mga box. Iba-ibang klase yan. Ayan. Merong Italy, may Spain. Iba-ibang country siya galing. Ang daming sibuyas, oh. Ano yung zupa? Ilang kilo to? 10. Ah. Grabe, kaya pala ayaw mo mag-uwi ng sibuyas kasi ibang klase natin. 10 kilo agad. Ibang klaseng kalabasa yan. Ay, yan yung pumpkin na ano, malaki. Kalabasa to. Yung sibuyas. Sibuyas! Na puti, na pula, na brown na sibuyas. Doon, meron pa ibang klaseng sibuyas. Ciao! Ciao! Ciao. Buongiorno. Filipino kayo? Extra comunitario di merda. Sige na, ciao. Ciao. Nagsisimula dito ng usually alas 11 ng gabi, alas 12 ng madaling araw. Yun yung pagtitinda. Tapos nagsisimula yung mga nagpapak ng mga para sa mga grocery ng mga alas 4, alas 3 ng madaling araw, alas 7 ng umaga, hanggang buong araw na yun. Oo. Depende kung ano yung pinaprepare nyo na mga fruits, na paninda. Pero dito talaga, ang trabaho nagsisimula ng alas 12 ng madaling araw. Oo. Mga Pilipino dito, Pilipino. Mga puyatan. Ito yung tinatawag na galeria. Galeria. Galeria sa loob dyan, nandyan yung mga stall. Yung mga stall na mga nagtitinda. Iba-iba, ayan, maraming stall dyan. Mm-hmm. Yan ang galeria. Yung mga mamimili dyan. Sarado na. Sarado na, ayan, puro kalat. Ang kalat, oh. Yung mga mamimili dyan, pasok tayo sa galeria. Yung mga may, ayan, iba't ibang klase ng stall yan. Centro Fruta. Mm-hmm. Iba-iba. Ito.
na may Cento Fruta, may Boneki. Boneki pala yun. Merong BF, Jeyo, halo-halo. Lahat na nandito, mga prutas, gulay nandito. Pati mga dry fruits, mga dry goods. Di ba may isda din dito? Meron din ditong tindahan ng isda, pero sa kabilang parte siya. Kasi itong merkato, divided siya sa mga fruits and vegetables, sa mga fish, sa mga karne, mga bulaklak, iba-iba. Diyan din ako nagtatrabaho sa Morandi Pastorelli. Yung mga nasa labas na yan, yan yung mga ano yan, mga orange, mga prutas na pwede naman kahit hindi mo na-irep dahil malamig naman yung panahon. Oo. Sobrang lamig ngayon ha, 6 degrees o wala pa kanina? Parang prama prutas. Dito mga hanggang mga 11, maximum ng umaga, tapos na. Parang ngayon ko lang nakita doon, primitive na ito. Yan yung bacini dati. Primitive na siya ngayon. Agricola. Tapos yan, meron na ngayon. Dahil mga 10, tapos na ang merkato, may tagalinis na. Oo, may naglilinis na. Okay. Yan, tagalinis na siya. Ito, galandi. Ba't parang wala yung galandi yung anaroba, nasa loob lahat. Roughly na yun. Oo. Aba, laki pala ng galandi. Dalawa galandi. Kabilaan. Ito. Yung mga Pilipino dito na mga nagtatrabaho din sa mga Pilipino kayo. Kuya Oliver. Ay. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, kuya. Pangalungkat. Ito na. Titig ko na si pare. Tinando ako eh. Para sure daw. Siya sa forklift operator kung tawagin sa atin. Yan, okay na yung ano niya, yung pagkain sa isang araw, meron na siyang ano, aroma. Gano'n na kayo katagal sa Italy? Tagal na sila sa gano'n, tagal na sa Italy. Ilan taon? 2000. Year 2000 ka dumating? Pinimisyon ako. Year 2000, di 21 years. Kaya Oliver, matagal na to, 19 ano ka? Hindi, 19 ano ka? 1990s ka, di ba? 1991. Mga, ito yung institusyon na dito sa Italy. Oh, magagay sa mga kamag-anak niya sa Pilipinas. Kaya may gusto kayo mati eh, no? You see, Killybird, tama din sa... Killybird! Killybird! Kumusta? Oo, dali, dito tayo. Balita! Tsaka kaya, Gratia. Kung tawagin ito, Tetoya, dito dumadam... Pumupunta yung mga truck, yung mga malalaking truck, mga 18-wheeler truck. Dito sila pumupunta, tapos dito dinidiskarga yung mga dala nilang mga produkto. Lahat-lahat. Tapos, pagdating dito, yung mga forklift operator, sila ngayon magdadala sa every stall. Kung kanina yon. Ito, parking lang to. Pero yung parte doon, yun o, yung part na yon. Ayan, tignan mo paturo. Yun, yung dating merkato yan. Yung many years ago, dyan ang merkato, wala pa to. Mm-mm. Kasi itong merkato dito, hindi ko alam, parang mga ano na yata ito eh, parang mga 15 years pa lang ata. Oo. Pero ito na yung pinakamalaki, di ba, sa ano? Sa Florence o sa Toscana, no? Sa Florence, ito din. Ito, parang lumalabas, ito pinakamalaking merkato sa buong Italy, ha? Oo. Yung mga truck na yan, it's either nagdidiskarga sila ng mga produkto o nagkakarga sila ng produkto papunta sa mga negosyo, katulad ng mga grocery, ganon. Usually ganun 'yan mga Okay, dadalhin nila sa ibang parte ng Italy. Doon nila dadalhin yung mga anong 'yan. Mga fruits and vegetables. Yan naman ang frigo, mga ref na malaki. Isang malaking madilim. Huwag kang maliligaw. Diyan dinalagay yung mga pagka kunyari hindi nakasya sa stall. Kunyari hindi nakasya sa stall mo yung mga fruits, yung mga paninda mo, no? Sobrang dami. Hindi nakakasarap mo. Di ba kanya-kanya pwede kayo mong, ng ref dun eh, no? Oo, kasi may mga kanya-kanyang ref ang mga stall. Pwede mong iparef sa kanila. Meron yung charge per kilo. Pentahan lang talaga sila ng ref? Lagayan lang. Siguro may mga... Ang lupit nito, tingnan mo. Ano ba yung engine niya sa likod? Yan, yung mga siyempre, hindi. Nababaklas yun ngayon. Hindi, para rin siyang ref siguro. Ref talaga kasi yan. Na yan. Ref yung carrier. Carrier siya na, no, balamig siya. Kasi pag summer, mahirap pagka hindi sila nakaganyan. Ngayon,
Nakaikot na tayo. Naku? Nakaikot tayo sa kapiraso. Doon sa party doon, doon ang mga isda. Tapos dito, dito, diyan ang karne. Pero wala naman nabibiling karne na tingi dyan, di ba? Okay, bakit? Siyempre, sila yung bagsakan lang. Tapos pinapadala nila sa mga supermarket. Ah, pag may kakilala ka, pwede kang bumili. No, hindi ko alam. Hindi rin? Hindi ko pa na-experience. Pati sa isda, no? Oo. Bye-bye! Melinda! Ciao, kuya! Dito sa Mercato Estus, kay Tony. Pauwi na! Ingat! Hindi, dapat i-video pa kami dyan. Ingat, kuya! Ciao! Daming Pilipinong kakilala. Marami talaga mga Pinoy dito. Mga dito na tumanda. Maraming mga Pinoy dito. Oo. Eh, pero marami din naman dito na Pinoy na may family na dito. Kaya okay lang. Dito na sila nagmamigrate. Inaano nila. Kinukuha nila yung mga anak nila tsaka asawa nila. Yan yung magandang karne. Sobrang basic ng pangalan eh. Karne. Pero din ang karne. Pero hindi siya ganun kalaki. Tapos ito. CFT. Yan ang office ng yan ang CFT. Pakita mo, CFT. Yes. Isang kooperatiba. Kooperatiba. Maraming mga Pilipino. Sobrang daming mga Pilipino dyan. Oo. Apo, may sarili talaga silang office dito sa loob. Ah. Hmm. Ibig sabihin sila yung pinakamaraming supplier ng mga manpower dito. Manpower, oo. Maraming Pilipino ngayon. Maraming Pilipino dyan. Ha? Pero may ibang office dito. Oh, talagang buo CFT talaga to lahat. Oh, yeah, mahaba. CFT. Dati may, dati may posto kami din dito nung sa dating kooperatiba. Pero ngayon, CFT yan. Alam ko. Di, halos lahat ng mga tao dito, CFT. Oo. Iba-ibang lahi na rin dyan, di ba? Siyempre, mix. Mix yan. Pero kumbaga, isang malaking kooperatiba yan. Bali, ang temperature ngayon, hindi ko alam. Pero parang hindi kasing lamig. Pagpalagay mo ng mga 4 lang. Ganun. 4? Pero kahapon, di ba mga... Okay lang, basta walang hangin. It's kaya... meh. Parang pa rin nasa freezer. Pag ganito kalamig, kahit ganito kalamig, anong mga prutas ang kailangan? Nasa rep pa rin, kahit ganito kalamig. Siyempre, pag malamig... may mga hindi naman prutas, let's say mga gulay na hindi mo pwedeng iwanan sa lamig. I mean, kunyari kahapon -4. Kung yung kamatis iiwanan mo -4, masusunog siya. Ah, kinabukasan lamog na siya, kailangan parang lagay mo ano siya na sa rep na mayroon lang temperature na mga 8, ganun, 7. Hindi siya pwede sa sobrang malamig na. Na temperature. Yung mga, ngayon, yung strawberry niya, mga lagi rin na sarap. Yung strawberry, ano? Kailangan din sarap siya. Kailangan naka-maintain sa sarap na hindi sobrang malamig. Ganun, depende. Pero yung mga orange, pwede na sa labas na. Pwede na sa labas yan. Usually, yung mga orange na merong mga dahon-dahon, yung may mga sanga dahon. Pero yung nire-rep yung para maging fresh yung mga dahon. Pero kung wala naman, pwede na dun sa labas. Pwede na dun sa labas. Actually, siyempre, pag malamig, pwede naman talaga sa labas na. Ang iiwasan mo lang, siyempre, yung mga kamatis, ganyan, talong. Mm-mm. Yan. Pero, lahat-lahat, okay lang kahit sa labas. Mm-mm. Usually, yung ginagawa ng mga ito, nag-prepare naman ng mga... Mga packed. Vegetables. Oo, yung iba, mga nakat, ganon. Dito, ang daming Pilipino nagtatrabaho. Siguro mga 80% puro Pilipino. Ayun, nilalagay nila dito. No? Ay, ang laki ng kalabasa, baby. Saan? Ayun, oh. Ganyan din yung tingga namin, kaso. Grabe, oh. Mas maano yan. So, mayroon kayo pa sa puwet ko. Oh. Ang laki. Huh? Ano ba to? Yan, kori. Koro? Kori. Kori. Parang sibuyas, parang malaking onion leeks. Ano, pinaprocess nyo pa to? Pinapakpak? Ano, sumagina yung kanya? Ito. Dumi-dumi.
Yan, eh. Parang nagugulat siya sa akin kanina kasi sabi ko sa kanya, Pilipino kayo. Nilalako ko lang sila kanina. Pinarasas. Hindi pa, ikakat pa yan. No, finished product, pinarasas na yan. Pupunta na to sa mga negosyo. Di ba na finished product na yan? Nalinis sa talya na nila yan. Ayan, ano yan eh? Yung ano ba yata? Puntarelli. Hindi ko alam yan. Naiinsalata ba yan? Nandiyan si ano? Nandiyan amo mo, pwedeng sumilip. Nandiyan ba sa loob? Bubas ka nila. Ano mo ba? Bubas ka. Kawai, kawai. Ay, siya yung Mami Pinti ng Florence. Ciao! Ciao! Kamusta? Ciao! Nakatapos lang, inundo ako eh. Sige, ciao, buong laboro. Ciao. Ayan, lalabas na kami ng merkado. Ito yung way ng paglabas. Way ng paglabas. Meron kang card. Yes. Kailangan may card dahil hindi makakapasok. O, sabay na kami lalabas. Ay, ay, ay. Ayan, mga parang ano siya, maliit na bilihan ng mga panino, mga sandwiches para sa mga nagtatrabaho dun sa loob. Yan, pwede rin bumili yung mga nasa labas. Hindi, mga tinda niya, mga pasta. Kompleto dyan. Ah, kompleto. Pasta, sandwich. Bali, ito yung Mercato. Yan, pakita mo. Ayan. Mercato, Mercapir. Kilala yan sa pangalan, Mercapir. Ortofrutícola Mercapir, hindi. Ortofrutícola Mercato. Ah. Mercapir eh, yan ang may-ari ng Mercato, Mercapir. Ah. Kung gusto mong kumuha ng pwesto, kailangan pumunta ka sa kanila. Mm-mm. Kung gusto mong magtinda pwesto, sa kanila ka pupunta. Sila ang namamahala ng Mercato. Mm-mm. Ito, nilalakaran natin. Siguro may mga 400 meters. Para sa bahay natin, dire-diretso lang naman. Pero dahil marami namang kakilala, usually nakakapag nakikihits. Green. Okay, let's go. At dyan na nagtatapos yung ating tour dito sa Ortofrutícola. Ortofrutícola. Mercato. Sa Mercato. Pinakamalaking ortofruta dito sa Toscana. Mm-hmm. Sana nagustuhan nyo, maraming mga Pilipino kami sa Lugo at nakamusta. Hindi pa lahat kasi may nag-uwian na lahat eh. Maganda makapunta talaga dito ng madaling araw para makita yung mga nagtitinda dito. Mm-hmm. So hanggang sa susunod na vlog, kita-kita ulit tayo. Thanks for watching. Bye-bye!